Magandang araw sa inyo mga Kodi. In today's video, magre-review tayo ng isang cordless drill na may brand na Black & Decker, no? So 18 volts siya. So ito, check natin yung performance niya sa drilling at saka sa screwing, ano. Since meron itong Black & Decker na to na drill function at saka screw function, and then may mga settings din siya na torque from number 2 to number 22, ano, bago mag-drill function. So i-check natin 'yan. So ite-testing natin siya sa different kinds of woods at saka sa isang klase ng metal, ano. So quick review lang dito sa ating Black & Decker, ano. So compare natin sa mga 12 volts, medyo may kabigatan siya kasi nga malaki yung battery niya, ano. So by the way, ang model nito is Black & Decker GC1800, ano, GC1800. So yun yung model niya, no. So yung quality ng plastic niya mga Audi, maganda. Talagang solid, oh. Solido to mga Audi. Tapos yung sa chuck niya, Achilles chuck na rin to mga Audi, ano. And then dun naman sa torque niya, kung mapapansin niyo rito, number, ayan, so may screw function siya, no. So ayan, indication ng screw function, and then number 2 up to number 22 yung kanyang torque power. And then sa dulo, meron siyang drill function, yung drilling function. Yung sa battery niya, katulad din sa ibang cordless drill, pull mo lang to, pull down. And then mag-unlock siya, and then slide mo lang siya, no. Kung ibabalik mo siya mga Audi, so ayun. Yon, ganun lang, dikasa lang din siya, no. Katulad din sa mga ibang 18 volts na brand. Light indication na kapag sinalpak yung charger dito, so magla-light indication siya ng kulay red, na it means nagcha-charge siya. Kapag fully charged, I think mawawala yung kulay red. So hindi ko pa na-testing i-charge, no. So tingin ko katulad din sa iba to, na kapag ka-charge natin ay mawawala yung red sign kapag ka-fully charged na, ano. Tapos yung kanyang lock, kapag nasa gitna siya, naka-lock siya, no. So katulad din sa iba, ayan. So press mo siya papunta ng left, so that ang rotation ng kanyang ano is clockwise, pahigpit siya or pa-screw pabaon. And then kapag pinrest mo siya papuntang right, pack, ito yung reverse function niya, no, or counterclockwise, okay? By the way, ang pagte-testingan natin mga ka-Woody is 3/4 plywood, 1 inch thick plywood, no. So para maniwala kayong 1 inch to, kasi ito nabili ko to sa paggawaan, no, sa EPSA, no. So ayan yung difference niya mga ka-Woody. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan po. Okay, 1 inch po yan. Tapos, same time dun din sa plywood na, plywood na 3/4 na may matigas na part. Yung plywood nito, ang tatak niya is parang Endura yata to. Napakatigas nito mga Audi, itong plywood na to, kasi solid yung nakapalaman sa kanya sa loob. Oh. Solid yan mga Audi. Tapos sa good lumber, tetestingin din natin siya. Sa hardwood, hindi ko lang sure kung anong kahoy to, pero solid to mga Audi. Hindi to kindry. Ito ang kindry mga Audi, na luma na. No? Ito yung kindry. So ito, hindi ko alam kung anong kahoy to, pero solid to. Pinakuhaan ko to mga Audi, bumabaloktot yung detress dito. Sa palutsina at saka siyempre sa steel. So, ano po iniintay natin? Testingin na natin. So, ayan mga Audi, ang una kong natripan na iskruhan is yung palutsina, no. So, let's start. So, balahan natin ng Phillips screw. Screw bit, yung cross. So, ayan. Tapos, iselect natin dun sa kanyang screw selector. Tapos, testingin natin ang 1 1/2 na gypsum screw or black screw, ano. So, testingin natin kung kakayanin ba to. Okay? So, yun mga Audi. Once na narinig nyo na yung tunog na yun, so, tulad nun sa una kong vlog na Inco 12 volt cordless drill, it means na
na-reach nyo na yung surface ng kanyang nilalakan or ini-screw. So, ayan mga kahuli, okay? Now, try din natin yung ibang torque. So, let's say number 10 naman. So, unscrew muna natin. Sa pag-unscrew, mga kahuli, reverse function lang. Press mo lang siya. So, yung. Now, testingin natin yung function nyo na number 10. Yung torque. Okay? So, yun, mas malakas siya mga kaudi. Dapat tama lang po yung torque power ninyo para hindi mabasag yung screw head at the same time yung inyong Phillips screw bit at the same time yung kahoy. So, tama lang dapat. Let's say gagamitin natin siya doon sa number 22 na pinakamalakas. So, ano kaya mangyayari? So, yung, pag nilagyan mo siya ng pressure sa kamay, papunta doon sa inyong cordless drill, anong nangyayari mga kaudi, lumulubog yan, okay? Kaya dapat, naka-settings lang dapat doon sa tamang torque power para hindi kayo masiraan ng screw head, drill bit, or yung kahoy mismo, okay? So, testingin na natin siya sa makapal na 3/4 plywood. Check muna natin baka tumagos. So, hindi. Flyboard pala, sorry. So, matigas ito mga kaudi. Promise. So, testing ulit natin sa screw function. 1 and 1/2 ulit na gypsum screw. So, ayun. Kapag naka-screw lang, not enough yung power. So, ang gagawin natin, i-adjust natin into right torque. So, unscrew muna natin. So, yung screw function niya hindi umubra, no? Kasi masyadong matikas yung kahoy. So, i-adjust natin. Unscrew. And then, kunin si screw. Screw ulit natin. Adjust natin into number 10. So, yun. Yung torque power niya is hanggang number 10. Ano? So, try naman natin ang sagad 22. So, yun, lubog uli siya mga kaudi. So, malalim siya, okay? Ayun, ayun siya mga kaudi. Malalim. So, tama lang yung number 10 para iscrew niya or butasin niya yung ganito katigas na plyboard. Ano? So, tama lang yung settings ng number 10 sa kanya. And then, testingin naman natin siya dito sa 1-inch thick plywood. So, plywood ito mga kaudi. Magkaiba ang plywood sa plywood, ha? So, 1 and 1/2 ulit. Testing natin. Doon lang ulit sa screw function niya. So, yun. Hindi ulit enough yung power niya sa screw settings para mailubog niya yung 1 and 1/2 inch. Sorry, 1 and 1/2 na length ng gypsum screw into 1-inch plywood, patagos ng plywood. So, ang gagawin natin, adjust natin into number 10. So, testingin natin. So, ayun. Medyo hindi pa rin enough yung power niya, no? Kasi nag-cracking sounds na siya after niyang ma-reach yung surface ng ibabaw. Pero, hindi pa nakalubog yung screw head. So, testingin ulit natin. So, lacking sounds na siya. So, not enough yung torque power ng number 10 para mailubog niya yung screw. So, let's try to number, let's say, 14 para makapa natin kung gaano baka dapat yung torque power kapag 1 inch na yung ini-screwhan natin. Okay? Number 18, guys. So, yung ayan. So, number 18. So, kung mapapansin nyo, hindi sumasabit yung aking screw head to screw head. Ano? So, it means number 18 yung tamang torque power niya para mailubog nyo yung 1 and 1/2 gypsum screw into 1-inch plywood patagos ng kabilang side. Okay?
So, let's test naman dito sa ganito katigas na kahoy, no? Kung anong number ang uubra para mailubog niya to. So, ibalik natin ang settings ng screw. At gamitan ulit natin ng 1 and 1 half. Tignan natin kung tatago. So, makakawuti tatago siya. Ayan. Okay? So, pack. Screw function, makakawuti. So, yun. Doon pa lang. Hindi niya na kayang ibaon, ano? So, nag-cracking sounds na siya doon. So, let's try naman sa number 10. So, ayun. Medyo, ayan, yan yung difference niya, no? So, medyo mas malalim. Now, try natin yung number 18 kasi dito sa 1-inch stick, ang tinry natin is number 18. So, let's try number 18. Yung number 18, so katulad na nangyari sa 1-inch thick plywood, hindi niya nailubog yung pinaka-screw head. Pero kanina dito, nailubog niya. Now, itry natin yung number 22 kasi masyadong matigas yung kahoy na to. Itry naman natin yung number 22 kung mailulubog niya ba ng sagad. So, hindi din. Hindi pa rin makakawood yung masyadong lubog. Unless na lang pwersahin natin. Ang pinakamagandang gagawin nyo rito is gagamit kayo ng tawag dito. Yung drill bit na ayun, countersinking bit so that hindi ka na kayo mahirapan or kahit hanggang 18 lang kayo, okay lang. So magka-countersinking bit kayo. Okay? So para malaman nyo kung ano yung itsura ng countersink bit, eto po siya. So, ito yung isang klase ng countersinking bit, ano. So, ito, lulubog ito dun sa surface ng kahoy. At then, itong makikita nyo na ito nasa medyo baba na yan, yan yung babaon doon sa may surface ng kahoy para hukayin nyo ng pabilog so that yung itsura nito sa ilalim ng inyong screw, yan, itong nasa ilalim na part, ito, is mahulma papunta doon sa surface ng kahoy na pagbabaon na nyo ng screw, okay? So that hindi na kayo gumamit ng super lakas na torque para mailubog nyo yung screw head. Yung screw head ng inyong screw. So, para rin maiwasan yung pagkabasag ng screw head ng inyong Phillips drill bit at saka yung surface ng kahoy, gumamit kayo ng countersinking bit. Pero kung doon sa tamang torque na gagamitin ninyo sa inyong cordless drill, mailulubog nyo na. So, kahit hindi na kayo gumamit ng countersinking bit, pero the best talaga is ito. So, ito naman, yung matigas na good lumber, ano, testingin natin kung kakayanin niya to. So, this time, dahil hindi uubra yung 1 and 1 half kasi masyadong maiksi na yon, gagamit tayo ng 3-inch. 3-inch ba ito? Sorry, 2-inches. 2-inches na, or 2 and 1 half. So, basta lagpas siya sa undersize na 2x2, eh, ayan. So, testingin natin mga kawoodi. Screw function kung hanggang saan niya mailulubog yung screw doon sa surface ng tawag dito, ng good lumber. Okay? Let's test. So, yung. So, ganito lang kataas yung nailubog niya mga kawoodi. So, ganyan lang kataas. Okay? Now, i-adjust natin yung kanyang torque power into number 18. Kasi pagkakaalam natin, hardwood na tong good lumber. Kaya diretso na natin ng 18 kung kakayanin niya. So yun, kaya naman siya. Mang problema mga kawoodi, nakaawang. So yun, nakikita niya. So gamitan natin siya ng countersinking bit. Kasi kapag tinodo natin sa 22 yan, yung torque power ng Black & Decker, malamang sa malamang, ganito lang din ang aabutin niya. Try tayo ng countersinking bit. Balakin natin si Black & Decker ng countersinking bit.
Tapos, i-settings na din natin ang number, let's say number 10. Number 10 natin siya. Kasi may countersinking bit naman eh. So, no need na tayo mag-apply ng sobrang lakas na torque power ng cordless drill or ng additional power na manggagaling sa ating kamay, no? O sa wrist. So, may countersinking bit na siya. So, testingin natin yung torque settings na number 10. Okay? Number 10. Number 10. Yan. Okay? So, hindi pa rin. So, let's try number 18. Dagdagan natin. So, ayun, naglaking sounds na siya mga ka-Woody. Now, yung surface niya, lumubog na siya. Ayan, mga ka-Woody. So, with number 18 pala dapat na torque power with countersinking bit, may lulubog niya mismo yung screw head doon sa surface ng kahoy. Okay? Now, let's try naman mga ka-Woody into drilling function. Gamitan natin siya ng wood drill bit. Unahin na natin to since nandito na tayo. Okay? Oh, so, meron pa pala. Saan iti-testing natin? Yung itong Kindra yan. So, syempre, basic lang to sa cordless drill kasi manipis lang naman siya. Pero kung sobrang tigas ng Kindra ninyo, countersink bit lang. So, yan. Number 18 settings, still. So, ang gagawin natin, countersinking bit, pero hindi na natin papakita kasi alam na natin hindi lulubog using torque power lang. So, kailangan ng countersinking bit, okay? Now, let's try into drilling function. Gumamit tayo ng number, let's say, number 6. Yan. Check natin yung performance niya into drilling function. Sorry. Naka 18 lang pala tayo. So, drilling function tayo. So, ayan, sisiw. Sisiw si Kindry sa drilling function mga ka-Woody. Pero, syempre, depende pa rin sa drill bit nyo yan. Dapat matalas. Kapag purol, kahit anong lakas na yun yung drill, may hirapan siyang mag-penetrate doon sa loob ng kahoy, okay? So, let's try dito sa may good lumber na 2x2. So, ayun mga Woody, butas siya. So, ayan. So, yung good lumber, sisiw din kay 18 volts ano, sa drilling function. And then, syempre, since nakita na natin sa hardwoods, doon sa matitigas, no need na natin testingin dito, okay? Now, let's proceed doon sa metal. Kung kakayanin ba talaga ni 18 volts cordless drill na Black & Decker si metal. With drilling function. Pero syempre, babalahan nyo siya ng drill bit na according dun sa usage niya, which is yung ganitong klaseng drill bit na pwede sa bakal, ano. Kapag kahoy, syempre, wood drill bit. Kapag naman concrete, syempre, masonry bit, ano. So, tetestingin din natin siya sa masonry mga Woody. So, bubutasan natin yung pader natin na yan. So, kuha lang tayo ng pansalo sa ilalim so that hindi natin madamage yung ating laminated na assembly anek-anek. So, itest natin siya mga wood yun. So, by the way, this is angle bar. Parang 1.5 yata to. Kung mapapansin nyo mga wood, hindi siya yung manipis na angle bar. Makapal po yan. Ayan mga wood, makapal yan. Focus natin. So, ayan, makapal po yan. Testingin natin kung kakayanin yung butasan. Tapos, drill function, syempre. Drill function. Then, let's try. Apply pressure, syempre, dahil ito yung metal. Pero, wag naman sobra kasi baka naman madamage yung loob ng chuck. So, yung tama lang na force. Na force. And at the same time, dapat yung bala nyo is matalas.
hood eh. Butas. Butas po siya. Aray, init. So, ayun, butas siya. Ayun, mga hood eh. So, may natira pang chips ng bakal dun sa ating drill bit. Ano. So, even though 1.5 na yung thickness nitong bakal, still kaya niya pa rin mga Audi. Now, testingin naman natin dito sa simento. Ano. Siguro dito natin testingin kasi mas matigas tong side na to eh. Kasi ito, bagong gawa lang yung shop. Mga 1 month ago, malambot yung ano na yan, pader na yan. Ito, ever since 1990 nandito na to. So, ito matigas to mga Audi. So, ito yung itsura ng pangmasonry mga Audi. Ito yun naman yung itsura ng pambakal, okay? Yung maitim yan yung pambakal. Yung maputi yan yung pangmasonry. No? So, testingin natin mga Audi. Dito na lang sa sulok para hindi masyadong magbutas-butas yung pader. Masyadong matigas mga Audi para sa gantong klase ng pader, ano? Yung 18 volts. Now, testingin natin dito. Sa medyo malambot. Kung mga ganito mga Audi, I think kaya to. So, yung mga Audi, nabubutas na. So, ang dito, yung bumaon sa kanya. So, okay na siya sa ganitong klase ng pader, ano. Pero yung sobrang solid, tulad nito, kasi ito, pader na namin talaga to since 1990. Solid to mga ka-Woody. So, hindi niya kaya. Kailangan nyo may hammer function. Ano doon sa mga nanood, mga ka-Woody, nakabibigay ako sa inyo ng idea or counting kaalaman kung choice niya talaga to, ano. So, kung fanatic kayo ng Black & Decker, so go for it, ano. So, in terms of quality, durability, so aksa siya Geronics Woodworks, ano. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga Audi, do hit like, subscribe, and then syempre, hit yung notification bell para sa mga updated na informative videos. Salamat!